Ayan, hello, good morning guys. And today, meron tayong pag-uusapan na kahit naman, kahit sinong tao, especially hello guys, thank you and welcome back to my channel. Yan, nag-thank you agad ako kasi you just visited my site and right now, you are now watching this video. Oo. So, dun sa mga bagong dating lang, don't forget to subscribe para marami pa kayong makitang mga video. Yan. For today's topic, may nag-suggest nito sa akin, oo. And she wanted to ask if I could discuss something on how to take care of our skin. And especially if you have what? Dun-dun-dun-dun. Papansin nyo, lumitaw siya ngayon sa aking face. Actually, meron ng dalawang video na nandun na siya, nagbidabila na siya. And I think, this is the right time, oo, na pag-usapan natin siya. And I'm talking about pimples. Actually, today, we're going to talk about acne. Yes. A-C-N-E. Yan. O, ito yung mga, ano, ito yung mga nakikita natin usually sa face. Oh, actually, there are few types of acne, oo, na alam natin. At yung iba, hindi rin natin masyado alam. Kagaya ng whiteheads, oo, whiteheads, blackheads, pimples, yan. Yan ang mga, yan yung mga usual acne, types of acne na nakikita natin at na-experience natin. But today, we are just going to talk about acne and the pimples. Oo. Pimples, kapag i-define natin siya, ito yung isa lang siya. Pimples kasi, di ba, yung face natin nagsisikpit ng mga oil. Ngayon, pag na-infect siya ng with bacteria, nagiging bump siya. And yung single, yan yung tinatawag na pimple. Oo. Ngayon, kung nagkaroon ka talaga ng breakout sa mukha mo na biglang dumami, na hindi multiple breakout sa iyong mukha, at kung makikita nyo pa, kung meron siyang laman sa loob, oo, na hindi natin gusto, PUS, ayan, hindi ko na binasa, yun ang tinatawag na acne. Oo. Eh, paano mo naman ipag-uusapan natin yung acne? Wala ka namang acne, wala ka namang pimples. Well, actually, nagkaka-pimples din po tayo. Na-define na natin what is pimple and what is acne. And ang kabuuan nitong video talaga nito is we're going to talk about kung ano yung mga nagiging cause ng pimple and how to treat them. And also, ang pinaka-importante is yung prevention. Oo. Kasi prevention is there better than treatment. Better than cure. Oo. So, ngayon, ready na kayo at i-ready nyo na ang inyong mga tenga. Pag-usapan natin muna kung ano yung pinagmumulan ng mga pimple. Well, number one talaga, oo, ang mga nagkakaroon ng pimple ay yung mga nasa puberty stage. Oo. Those were at from 11, oo, hanggang 18, oo. Yan talaga ang nagkakaroon ng pimple because nag-a-adjust yung sarili mo kasi nga 'di ba meron tayong mga changes sa katawan natin na hindi natin mapipigilan since we are already going through a puberty stage. Huwag kang matakot if you were just a teenager and 'yun talaga ang problema ng every teenagers, especially oo, gusto mo maging maganda, gusto maging pogi. But then hahayaan mo lang siya. Ayun, 'yun talaga yung mga nagiging cause na una yung puberty. Sumunod. Ito sa mga babae talaga to. Eh yung pagkakaroon natin o yung mga monthly dalaw natin. Monthly o alam nyo na. Kaya minsan wag nyo bubusitin yung mga girlfriend nyo. yung mga asawa nyo. Oo. Syempre, kung yung puberty stage, 'di ba? Meron ding changes sa katawan nila. Syempre kapag sa babae din, every month merong mga changes talaga sa mga katawan natin in terms of hormones. Oo. So, kaya it's either yung iba nagkakaroon before, during, or after. Kagaya nito, ayan. Nagkaroon ako during. Kaya,
okay na yan eh. Mas okay na ako sa nagkakaroon ako ng paisa-isa. Ngayon, ano lang yan? Paminsan-minsan lang yan. Kasi usually talaga, nagkakaroon ako sa kilay. Sa kilay, oo, tsaka sa ulo. Kaya ang sakit-sakit lagi. Pero mas masakit pala. Mas masakit kapag mas lagi mo siyang nakikita. O kasi, yung buhok, yung ulo, lagi kong nagaganon. Kaya masakit. Kilay naman, basta masakit din siya. Minsan, hindi ko nare-realize na meron pala akong pimples. Pero, eyesore talaga kapag meron kang pimples. So, how much more yung may acne, diba? So, mamaya, anin natin yan. Iti-treat natin yan. So, ang number 3 na cause ng mga pimples ay genes mo or yung hereditary factor. So, kung talagang tanong-tanongin mo yung mama at papa. Mama, papa, may pimples ka ba nung bata ka? O yung mga ganon. Kasi kahit ako rin, sa aming magkakapatid, paano ba? Sa aming magkakapatid, parang ako yung least na may pimples. So, ang may pinakamaraming pimples, yung brother ko. Hindi ko maintindihan bakit siya ganon. And then, lately, nagka-breakout yung sa kapatid ko. So, swerte na ako sa lagay na to na nag-iisang pimples. Kala mo nga na-extend yung nanal ko eh. O yun. So, kung alam nyo na sa pamilya nyo may lahi kayo ng maraming pimples. So, dapat ikaw, inaano mo na, i-accept mo na. Oo, wag mo nang isipin na, bakit ako, bakit hindi. Oo, yun. Iano mo na, ikaw na mismo mag-adjust since alam mo na na meron kayong history of, oo, ng mga acne. Joke pa nga ng tatay ko, sabi niyo, ano kaya ako nun, buk-bukin. Sorry for that term, pero yun talaga sinabi ni Papa. Kaya sabi niya, ang swerte daw namin kasi hindi nga daw kami nagkaka. Hindi naman masyadong madami, pero still meron pa rin akong pimples. Ayan, ang number 4, yung stress. So, alam nyo ba na hindi lang pimples ang, alam mo, at least na magagawa ng stress talaga yung pimples eh. Oo, kasi yung iba talagang sobra yung aging, masyado yung, syempre yung sa loob ng katawan niya, alam mo yung bagsak yung katawan niya. So, kung kayo ay nai-stress dahil sa pimples, huwag na kayo may stress, lalo lang may stress yung pimples. Baka dumami pa yung pimples nyo eh. Yun yung apat na nakikita ko talagang ano, usual rason bakit nagkaka-pimples, bakit nagkaka-acne. Ngayon, meron naman dito yung mga sa tingin ko mapipigilan nyo siya. Oo, meron ako long naisip. Una is yung klima. Oo, 'di ba alam naman natin dito sa bansa natin na talagang mainit. Oo. So kung alam mo na mainit, all you have to do is what? Oo. Siyempre, pumunta ka sa hindi mainit. Kung ayaw man pumunta sa malamig, you need to treat your skin right. Especially, dapat maligo ka, yung mga ganun. Ngayon, yung klima talaga natin, hindi na natin yan mapipigilan. Oo. Pero ikaw sa sarili mo, you can avoid, yung mga factors na nagagawa ng climate natin. Kung mainit, magpayong ka. O, diba? Yung mga ganyan. Kung mainit, umiwas ka sa araw. Yun, o, diba? Pwede mong magawa ng paraan. Next, etong yung 5 yung unang factor na pwede naman. Yung 6, eto yung paggamit ng masyado ng mga makeup. Siguro, kung ikaw talaga, ay alam mo yun, masyado kang, ang tawag doon, dependent sa makeup. Siguro kapag meron kang pimple or acne, medyo bawas-bawasan mo muna yung paggamit. Especially if you are using an oil-based makeup. Siguro kung gusto mo man gumamit, gamit ka ng mga water-based. Pero meron kaya nung ganun. Pero ako, ipapayo ko sa'yo, siguro ipahinga mo muna yung skin mo if you are using kind of makeup. Lipstick ka lang muna o mga ganun. Simplehan mo muna, girl, para hindi naman maubos yung makeup mo. But then, lalo na pag yung area na minimakeupan mo ay marami talagang pimples. It's better to have, mas okay na nawala ka munang makeup kesa ma-aggregate yung mga pimples mo or acne. Tapos last, it's yung lifestyle. Hindi natin alam kung anong ginagawa mo. Kagayon kanina, diba sinabi ko, lagpapaaraw ka. Pero,
yung lifestyle mo, kung ano yung mga ginagawa, kinakain mo, yon nagiging dahilan din yon ng pagkakaroon ng pimples or acne. Mm-mm. Ayan. So, napag-usapan na natin yung mga factors kung bakit nagkakaroon ng acne or pimples. So, ngayon naman, ang next natin is yung mga tips para makita natin, no? I mean, para matreat natin yung acne natin or pimple. Oo. Later ko i-discuss yung mga kung ano yung mga gagamitin natin. But today, ito, ano muna natin? Ano yung gagawin natin when we have pimples? If you wanted to wash your face, oo, dapat ano, twice a day lang, and also using a mild soap. Huwag ka munang gumamit ng mga masyadong mabango o yung talagang free, ano, masyadong matapang na sabon. Oo. Kasi gusto natin na maano muna, maalagaan yung balat natin since it has acne. Oo. Tapos dapat dalawang beses lang. Kasi diba, kung ikaw ay talagang ma-oily yung mukha mo, hindi lang isang beses eh. Kahit dalawa. Oo. Para mabawasan yung oil secretion niya, since yun naman talaga yun cause nung pimples. Na, tapos sumunod, don't scrub your face, oo, lalo na dun sa area ng may pimples. Kasi, alam mo yun, kung yung mapupush mo siya ng bongga, it's either mapush mo yung infection sa loob, at lalong mamumula, mamamaga, oo yun. Ngayon, ang ingit yan. Hindi ko alam, is it on the camera, oo, pero, dati nung namumula siya, ngayon parang siguro pagaling na rin to, no? Wish ko lang nga talaga na go. Number 3, huwag mong puputokin yung mga pimples mo. Diyos ko, my God. Yung iba, ito talaga, hindi ako nasanay na pinuputok yung mga pimples. O, kasi hindi naman siya fireworks. Joke lang. Hindi ko nga siya ginagalaw eh. Pag nandyan lang siya eh. Dyan lang siya, o. Oh. Kapag sa mga ano, hindi ko talaga siya, basta... Kasi it's either, alam mo masakit, at saka, alam mo kung bakit. Pag once na pinutok mo yan, magkakaroon ka ng, ano, peklat. O, kasi it's still a kind of a wound and still an open skin. Ngayon, pag kinurot, ewan ko, paano klaseng pag-anong iba, gumagamit pa ng tool eh. Hindi maganda na putukin siya. Hayaan mo lang siya as is. Para walang peklat. Oo, yun talaga ang nagiging issue kaya nagkakaroon ng mga ano eh, crater sa mukha. Ayan. Sumunod, ang next tip pa, refrain touching your skin, touching your face, especially kapag madumi yung kamay mo. Ang masasabi ko lang na simulan, okay lang na hawakan mo yung mukha mo kapag yung alam mo yung kakaligo mo lang. And yun yung ilalagay mo na yung moisturizer, kung ano man ilalagay mo. Yun yung time kasi, that's the time na malinis yung kamay mo. But then, halimbawa, nasanay ka na laging, ako pag nagpapapicture, nakaganyan ako lagi. Pero, hindi ako dumidikit, ganyan lang. Ngayon, ikaw, iwas-iwasan mo rin yung paghahawak sa mukha mo. Kasi hindi mo alam kung gaano kadumi ang kamay ng tao. Kaya nga, di ba, laging wash your hands. Ayan, kung di mo maiiwasan, o, saglit na hawakan mo lang, pero huwag yung laging nakaganon ka. O, tapos, o, kagaya nung sinabi ko kanina, di ba? Kapag maglalagay ka ng makeup, ng moisturizer, make sure your hands are clean, no? Kasi iba naman dyan. Eh, kasi may ginagamit naman akong brush. Ngayon, kung if you are not using your hands, o, huhugasan nyo rin yung mga tool, yung mga makeup brushes nyo, yung mga sponge nyo. Oo, kasi ganun din yun eh. May mga bacteria ding naiiwan dyan. Eh, itong kamay natin. Nakakapag-hugas tayo. But then, yung mga brush, kung hindi mo yun nahugasan, naku, haler, hugas-hugasan mo na sila. Ano, kung wala kang panghugas, akong pinanghugas ko lang din, ano eh, yung mga facial moisturizer. Tapos minsan, sinshampoohan ko. Shampoo and, ano, conditioner, kung paano yung pag-aalaga sa buhok. Tapos, kung halimbawa, marami ka talagang pimples. Oo. Siguro, iwasan mo muna yung buhok mo, oo, na napupunta sa face mo. Di ba yung iba mahilig sa ganyan? Lalo na yung mga lalaki. Ano,
make sure na either nakaipit ka muna, headband, o kaya, kung nakabangs ka man, siguro igilid mo muna siya. Kasi, kung yung mga dulo ng buhok natin na pupunta sa ating porso, eh di ba yung hair mo, meron din yung oil. Oh, edi kung gano'n, napunta rin sa ano mo, sa mga mukha mo, di ba? Kaya dapat, iiwasan mo na muna na mag-ano, na nakaganyan yung mag-Justin Bieber. Yung mga baby Justin Bieber dati, di ba? Oo. Kasi para naman maging clear yung face natin so to any obstruction. Ayan. Kung meron ka namang mga bakni, ito yung mga acne na nasa likod, ito, usually ito sa mga lalaki. Siguro iwas ka muna yung sa mga masyadong fitted, fitted na damit, para yung skin mo makahinga talaga. Tapos, ang pinaka-importante, lalaban nyo sila. Make sure na, if you're wearing them, make sure na malinis sila. Yun talaga. Kasi mga lalaki, hindi mo rin alam kung ano eh, nalaban ba yan o na, ba't ganun yung amoy? Oo, usually ganun. Tapos sumunod, avoid sun exposure. Ayan. Lalo na ngayon, summer, maaraw talaga. Masarap maglaro sa labas. Pero, mahirap din naman kung, alam mo yun, kasi kapag pag naarawan ka, Pagpapawisan ka, lalong magsisikret yung balat mo ng oil. At yung oil na yun, pag na-infect kasama ng mga dumi na nasa mukha mo, dahil mainit ngayon, yun yung nagiging cause ng mga pimples. And ayaw din natin na nagka-pimples ka na nga, masa-sunburn ka pa. O diba, doble-doble ning nangyari sa'yo. Lalong umitim ka na nga dahil sa sunburn, na-aggregate pa lalo yung mga pimples mo. Ayan. So, kung ayaw mong, gusto mo na nasa labas, magpayong ka para walang magiging problema. Tapos, sumunod, kung lagi kang nasa mainit, diba? Always hydrate. Iinom ka lagi ng tubig. Oo, kahit hindi malamig, basta tubig. Yun talaga ang importante. Kasi hindi lang pimples ang tina-target nun eh. Siyempre, yung katawan mo din, para maging para hindi ka pagpawisan, and of course, para maging ano ka din. Ang tawag doon, hydrated nga. Tapos ito ang medyo nalelegnek tong iba, is yung pagkain ng mga greasy and processed food. Ito ang napansin ko sa brother ko eh, nung nag-high school siya. High school ba o college? College. Kasi, nung nag-college na siya, doon na lumabas yung breakout sa mukha niya. And, na-pinpoint namin na lagi siyang kumakain nung mga tinda sa labas na masyadong mamantika, oo, kagaya ng mga tokneneng, yan. Alam natin na nakababad talaga yan sa oil, and okay lang naman na itlog, pero kung lagi-laging yun ang kinakain mo, talagang, mamantika yon at talagang yung mga mantika na yon ay talagang lalong makaka-apekto sa pagkakaroon mo ng mga pimples, oo. Tapos, sumunod, bawasan din natin yung mga, di ba, mamantika. Yung masyadong, ang tawag dito, artificial sugar. Kung gusto mong kumain ng it's okay to eat yung mga talaga natural sugar eh. Pero kasi yung mga artificial sugar, cause din yan eh. Kasi pag masyadong matamis, ayoko kasi ng masyadong matamis. Kung matamis man yung kakainin ko, natural sweetener siya. Halimbawa, mangga, yung mangga talagang matamis siya. So ngayon, hindi ko na siya palalagyan ng any sugar kasi talagang matamis na siya. And last but not the least, lagi tayong mag-exercise. Kapag lagi tayong nag-exercise, yung mga hindi natin kailangang pawis, yan talagang lumalabas na yan. Para naman talaga mabawas-bawasan yung mga sebo sa katawan natin. Hindi lang basta sebum, sebo. Ayan. So, sana natandaan nyo yung mga tips natin kung meron na tayong pimples at sa mga tips natin para paano siya maiiwasan. Kasi mas maganda talaga na, alam mo yun, na wala tayong pimples if we wanted to put some makeup. O kasi yun talaga yung pinaka
requirement para maging maganda or maayos yung mga balat natin. At saka, syempre, para maging, alam mo yun, ma-boost yung self-confidence mo kapag wala kang pimples. Kasi minsan degrading, hindi naman sa degrading, pero nakakababa ng ng self-esteem mo, o lalo na kapag may pimples ka. O, lalo na sa mga teenager, alam ko talagang issue yun sa kanila na bata pa lang, yung parang alam mo yun, nag-a-adjust sila sa paglaki nila, tapos hindi pa nakikisama yung mukha nila, yung mga pimples nandyan para samahan sila sa kanilang puberty stage. Well, kung meron ka mang i-embrace mo yan. Para, kumbaga, hindi naman i-embrace. I mean, make sure na inaalagaan mo rin yung sarili mo. Kasi, sa ganung paraan, kumbaga, bata ka pa lang, alam mo na kung paano siya i-treat. Dun sa mga walang pimples, na swerte nyo. Swerte natin. ngayon, dun sa ang gagawin nyo, una sa mukha, tapos sa katawan, tapos sa kinakain nyo. Ayan. Mamaya abangan nyo yung video na gagawin natin dun sa mga product o treatment na pwede natin gawin for pimple or acne. So, kung meron man kayong suggestion regarding my channel, sabihin nyo lang sa baba. And if you have tips na nagustuhan, kindly comment para naman masabi natin na talagang working talaga to. So, like nyo lang yung video kung nagustuhan nyo, and thanks for watching! Bye guys! See you later dun sa ating treatment video. Bye!